Kung ang Amerika ay mayroong mafia, ang Japan naman ay mayroong yakuza, at ang China ay may China Triad. Ang Pilipinas naman ay may Kuratong Baleleng. Sino nga ba sila at saan sila nagsimula? At ano ang kinalaman ni Ping Lacson sa Kuratong Baleleng? Tara, alamin natin sa history. Ang 90s ang pinakasikat na panahon kung saan talamak ang gang, samot-saring krimen at away ang nagkalat. Hindi din nakatakas ang Mindanao sa ganitong krimen. Naging talamak ang pagnanakaw at illegal na droga sa lugar na iyon na siyang pinapalakad ng iisang notorious na grupo, ang Kuratong Baleleng Gang. Nakabase ang grupong ito sa Ozamis, Mindanao, at sa dami ng mga krimeng ibinibintang sa kanila ay kinilala sila bilang isang sindikato. Ang grupong ito ay gumagawa ng organisadong krimen na may galamay sa bawat parte ng Pilipinas at mayroon ding base sa Cebu at Metro Manila. Ang pagkahumaling naman ng mga tao sa gang ay humantong sa paglalarawan ng mga ito sa palabas at pelikula, gaya ng Sa Ngalan ng Ama, Ina at Mga Anak, na ginanapan ni Robin Padilla bilang Ongkoy, ang gang leader ng Kuratong Baleleng, na itinuturing bilang Robin Hood ng Ozamis, Mindanao. Sino nga ba talaga ang Kuratong Baleleng Gang? Ang mabangis na gang na ito ay ipinangalan mula sa isang banayad na musical instrument na gawa sa bamboo. Halos kapareha ng isang kampanilya o bell na dating ginagamit ng mga taga-Nayon upang ipagbigay alam ang paparating na pag-atake. Ayon sa ulat, ang grupong ito ay binubuo mula sa mga miyembro ng Botanical Youth Club na inestablisa noong 1986 upang labanan ang mga rebeldeng komunista. Ang pangalang ito ay ginamit para maitago na sila ay kalaban ng mga komunista. Sa panahon pagkatapos ng EDSA ay lumaki ang pangamba ng bayan dahil sa dumadaming bilang ng mga rebelde at komunista na sumasakop sa Mindanao at kinakailangan ng kumilos ng gobyerno para makontrol ito. Pinungunahan ni Army Major Franco Calanog ng Philippine Army 101st Battalion na nakabase sa Misamis Occidental ang pagsusupervise sa Botanical Youth Club. Ang number one sa mga anti-communist na grupo sa Mindanao na suportado ng gobyerno. Ang naitalagang leader ng grupong ito ay si Octavio Parojinog Sr. alias Ongkoy, mula sa maimpluwensyang pamilya sa Mindanao si Ongkoy, na di umano mula noong 70s ay nililigawan na ng mga politikong gustong manalo sa eleksyon dahil kilala ang pamilya sa pagbibigay ng proteksyon sa mga politiko, mayayaman o maimpluwensyang mga tao. Hawak din ng Kuratong Baleleng ang suporta ng mga naninirahan doon, kilala bilang Robin Hood ng Lawis si Ongkoy, dahil sa pagiging mapagbigay nito. Ang ibig sabihin ng Lawis ay loob. Sa mga mahihirap na barangay nang galing ang mga inisyal na membro ng Kuratong Baleleng, mula sa parehong komunidad na nakikinabang sa pamilya ng Parohinog. Inilarawan ng mga lokal na mamamahayag ang mga Parohinog bilang madaling lapitan, simpleng tao at mayroong malambot na puso para sa mga nangangailangan. Unang ginampanan ng grupo ang kanilang tungkulin bilang mga vigilante na pinipigilan ang mga grupo ng mga rebelde. At dahil naging mabisa ang kanilang pagganap sa tungkulin ay nakuha nila ang suporta ng militar. Binigyan sila ng mga armas gaya ng M16 at M203 grenade launchers. Hindi nagtagal ay nabalitaan na ginagamit na ng grupo ang mga armas na ibinigay ng militar para sa ilang ilegal na aktibidad gaya ng pagnanakaw, pandurukot, pangingikil, drug trafficking at iba pang mga krimen. Naging aktibo ang grupo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at umabot din ang kanilang mga aktibidad hanggang sa ibang bahagi ng Cebu City, Metro Manila at kalapit na bayan. 1988 sinubukan ng militar na buwagin ang grupo nang magsimula ng humina ang mga aktibidad ng mga rebelde. Ngunit dumami at lumakas na ang grupo at umabot na sa puntong hindi na ito kayang kontrolin ng militar. Mula sa inisyal na tagapigil ng rebelde ay nag-operate na gaya ng mga mafia ang grupo ng Kuratong Baleleng. May mga ulat na ang grupo ay nangingikil sa karamihan ng mga nagnenegosyo sa lugar at ang mga hindi makapagbayad ay ninanakawan o kaya naman ay sinusunog ang tindahan. Ayon sa isang briefing paper ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP noong 20 ng Abril 2001, ang kakulangan ng pangangasiwang militar ang naging turning point ng grupong Kuratong Baleleng mula sa pagiging organisasyon na nagpipigil sa mga rebelde sa pagiging grupo ng sindikato. Ikalawang henerasyon ng Kuratong Baleleng.
Setyembre 1990, habang nanonood ng sabong si Ongkoy, ay pinalibutan siya ng 5 sundalo mula sa Philippine Constabulary na pumunta para siya ay arestuhin sa kaso ng illegal possession of explosives. Nanlaban si Ongkoy kaya siya ay pinaputukan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay ni Ongkoy ay naging dahilan ng napakahabang alitan at paghihigante ng grupo laban sa mga pulis at militar. Isa-isang itinumba ng mga suspect ang pagpatay kay Ongkoy at si Major Calanog naman ay napatay sa isang drug bust operation ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa pagkamatay ni Ongkoy ay nahati sa 3 ang Kuratong Baleleng. Ang mga anak ni Ongkoy na si Renato alias Nato at Reynaldo alias Aldong ay pinatakbo ang kanilang operasyon sa Mindanao, Cebu, Negros at Metro Manila. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa pagnanakaw ng mga bangko, armored cars at pangingidnap. Ang pamangkin naman ni Ongkoy ni si Carlito Calasan alias Dodo Miklo ay pinamunuan ang isa pang pangkat na nagdadalubhasa sa pangingikil, pangoholdup at pagnanakaw sa mga bangko sa Iligan, General Santos City, Cebu City at Metro Manila. Ang huling pangkat naman ay binubuo ng mga orihinal na tauhan ni Ongkoy na nanatili sa Ozamiz City at mga kalapit na lalawigan. Pinamumunuan nila ang mga aktibidad ng pangingikil at illegal na pagsusugal. Nang lumaon ay nagkaroon na rin ito ng subgroup gaya ng Kuratong Baleleng 1 na pinamumunuan ni Wilson Soronda. Kuratong Baleleng 2 na kilala din bilang Robert Ramos or Elda Oliver Group, Sacrotes Aguilar Group, Jody Silsiong Group at Ozamiz Boys Group. Ayon sa ulat ng ISAFP, ang lista ng krimen na sinasaming ginawa ng gang ay pagnanakaw ng 2 milyong piso mula sa Solid Bank ng Tangub City taong 1988, pagnanakaw ng 12 milyong piso mula sa Monte de Piedad Armored Van sa Ross Boulevard taong 1990, pagnanakaw ng 12 milyong piso mula sa Traders Royal Bank sa Buendia taong 1991. Gaya ng ibang pelikulang umiikot ang plot sa mga gangster, ay kinaharap ng pamilya ang isang krisis. Ika-23 ng Abril 1993, pinagsama-samang puwersa ng Armed Forces of the Philippines Counterintelligence Group at ng PC Capital Command ay naaresto nila si Nato na wanted para sa 18 bilang ng mga kasong kriminal at 600,000 na patong sa kanyang ulo. Siya at ilang miyembro ng gang ay nanatili sa Golden Miles Subdivision sa Cainta, Rizal. Dahil wala nang matatakbuhan ay sumuko na ang kapatid niyang si Aldong at isa pang kapatid na si Ricardo alias Ardot sa dating ISAFP Chief Brigadier General Dominador Salak sa Camp Aguinaldo noong Marso 1994. Hindi nagtagal ay napas lang sa barilan si Dido Miklo laban sa mga ahente ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa Cebu City. Habang nakakulong ay itinanggi ni Nato ang lahat ng alegasyon laban sa kanya. Iginiit niyang legal ang mga negosyong pinatatakbo ng kanilang pamilya gaya ng isang construction firm, grocery store at transportasyon. Nagmamay-ari din ang pamilya ng isang lotto franchise at 2 building. Gayunpaman, ayon sa intelligence report, ang pamilya Parojinog ay nagpapatakbo din ng illegal numbers gambling na tinatawag na masyaw sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Plano din ng pamilya na mag-franchise ng Bingo 2 Ball, isang legal na bersyon ng huweteng. Pagkatapos ng 2 taon ay balik Ozamiz na ang magkapatid na Nato, Ardong at Aldong. Ibinaba ang mga kasong kriminal na isinampa sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinalaya din ang ilang miyembro ng grupo. Ika-2 ng Hulyo 1996, matapos ang ilang buwang pagsisiyasat, habulan sa kotse at shootout ay naaresto naman sa pamumuno ng dating Police Chief Inspector Renato Laurinaria ang mga miyembro ng isa pang subgroup ng Kuratong Baleleng na tinatawag na Solido Group, na matagal nang minamanmanan sa mga aktibidad ng carnapping at pagnanakaw sa mga bangko sa Maynila. Pinangalanan ng 5 arestadong miyembro ang isang Joel Arnan alias Jojo at isang army captain bilang koneksyon sa mga big boss ng sindikato. Ngunit, nang kanila nang arestuhin si Arnan ay nare-assign ang team na nagtatrabaho sa pag-aresto kay Arnan at si Police Chief Inspector Laurinaria naman ay tinanggal sa trabaho. Ang mga miyembrong naaresto ay inilipat sa ibang kulungan at misteryosong nakawala. Ang record ng sinasabing army captain na sangkot sa gang ay nawala din.
Naging kapaki-pakinabang ang koneksyon ng gang sa pamilya Parojinog. Tumakbo pa sa Kongreso, Senato, ngunit natalo ng dating Health Secretary Hilario Ramiro. Ayon sa ilang ulat, ang naghikayat kay Nato na tumakbo sa Kongreso ay ang kaibigan sa sugal ng dating Presidente Joseph Estrada na si Atong Ang. Walang problema ang pagkatalo ni Nato dahil back to business as usual na naman ang pamilya nila. Ikauna ng Pebrero hanggang 27 ng Hunyo ay naitala sa report ng ISAFP na nagsimula nang pumasok sa smuggling ang pamilya Parojinog. Sangkot sila sa pag-smuggle ng daang-daang libong mga sako ng bigas, puting asukal at sigarilyo sa iba't ibang daungan sa Ozamis at Cebu. Kasama din sa report na pati mga illegal na droga ay pinapasok na ng pamilya at di umano ay nakikipag-partnership pa sa isang grupong Taiwanese upang makapag-smuggle ng drugs sa Malaysia. Bukod dito, sinasabing may isang Shabu factory na nag-ooperate sa Ozamis City na di umano ay protektado ng mga negosyateng Chino at ang mga miyembro ng grupo ay ilan sa mga empleyado nito. Nang makaipon ng yaman ng grupo ay nagtayo na rin ito ng pautangan na nagsisilbi din bilang intelligence network para sa mga grupo. Sa mga impormasyong ito ay tila nagtataka kayo kung ilan nga ba talaga ang miyembro ng grupong ito. Sa rurok ng katanyagan ng grupo ay tinatayang nasa mahigit 40,000 ang mga miyembro nito. Sa isang interview kay Aldong Parojinog noong 1999 ay tinanong ito kung gaano nga ba karami ang kasapi ng grupong Kuratong Baleleng. Ang kanyang sikat na sagot ay halos lahat. Mula nito ay 5 beses nahalal bilang mayor si Aldong sa Ozamis City. Pagpasok sa politika. Dahil nasa kanila na ang pera, armas, kapangyarihan, takot at respeto ng mga tao ay kailangan na lamang nilang pasukin ang politika upang mapagtibay pa ang kanilang estado. Nang matalo si Nato noong 1998 sa Kongreso ay hindi siya nawala ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang pagsubok sa politika at naging provincial board member sa Misamis Occidental noong 2001. Sa kabilang banda naman, ang high school dropout na si Aldong ay naihalal bilang barangay chairperson noong 1997. Nang lumaon ay naging president siya ng Federal Association of Barangay Councils. Habang paakyat ang magkapatid ng posisyon sa politika ay muling lumalabas ang mga nakaraan nilang kaso, partikular na ang isang insidente noong 18 ng Mayo 1995, kung saan 11 miyembro ng sindikato ang binawian ng buhay. Ayon sa mga opisyal ng pulisya, ang mga miyembro ay napatay sa isang shootout. Ngunit maraming mga saksi, kabilang na ang mga ilang mamamahayag, na tumistigo na ang naganap ay isang execution. Hindi lamang nakaposas ang mga miyembro ng gang, punong-puno din ng bala ang kanilang van. Ang kaso ay inimbestigahan ng 3 komite ng Senado at ang konklusyon nila ay walang laban ang mga namatay dahil walang ni isa sa kanila ang nagpaputok ng baril at nararapat sambahan ng kasong pagpatay o kaya homicide ang mga sangkot sa operasyon. Kasama rito sina PNP Chief Superintendents Panfilo Lacson, Jewel Canson, Romeo Acop, Senior Superintendent Francisco Zubia at 15 iba pang opisyal. Ilang taon ang tinakbo ng kaso at tuluyan lamang na-dismiss noong 12 ng Nobyembre 2003 due to lack of probable cause. Nang maglaon ay pinanindigan ng Korte Suprema ang naunang pagpapasya at na-clear si Lacson at mga kapwa opisyal sa sinasabing rub-out. Ang rub-out ay sadya at illegal na pagpatay. 15 ng Nobyembre 2002, habang nasa Maynila si Renato upang umattend ng isang conference, ay bigla na lamang itong nilapitan ng isang gunman na armado ng 2.45 caliber pistol at binaril pagpasok nito sa taxi. Ilang oras makalipas ay nasawi sa isang ospital si Nato. Ayon sa kapatid ni Nato ay may motibong politikal ang pagpatay na ginawa kay Nato. Ngunit hindi nito napigilan ang pagpasok ng pamilya sa politika. Taong 2000, ilang miyembro ng pamilya Parojinog, kasama na ang anak ni Aldong, ay tumakbo at nakakuha ng upuan sa city at provincial government. Sa kabila ng alegasyon ng korupsyon at drug trafficking, ay hawak nila ang suporta ng mga pinamamahalaan.
Taong 2008 ay inakusahan si Aldong, nakasalukuyang mayor at anak nitong si Nova Princess Parojinog, nakasalukuyang vice mayor, sa paggawa ng mga kontrata para sa lungsod papunta sa kanilang sariling construction company. Naisyuan sila ng arrest order noong 2016 at sa sumunod na taon ay ibinasura ang kaso ng sanding bayan. Agosto 2016 ay nasangkot ang mag-amang Aldong at Nova Princess sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na nalink sa drug trade na isinapubliko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin itong itinanggi ng pamilya bagaman inamin ni Aldong na si Nova Princess ay naging partner ng kilalang drug convict at bilanggo sa bilibid na si Herbert Colango. Ika-30 ng Hulyo bandang 2:30 AM, ni-raid ng mga miyembro ng Regional Criminal Investigation and Detection Group, Misamis Occidental Police Provincial Office at ng Ozamis City Police Station ang bahay ng Parojinog, dala ang warrant para kay Aldong, Nova Princess at ilang pang miyembro ng pamilya. Ayon sa mga polis ay binati sila ng paulan ng bala mula sa mga security ng Parojinog at napilitan silang gumanti. Matapos ng engkwentro ay 15 katao ang namatay, kasama na si Mayor Aldong, kanyang asawang si Susan, kapatid na si Board Member Octavio Parojinog Jr. at kapatid na si Mona. Itinanggi naman ng Parojinog ang pagpapaputok sa mga pulisya. Kung hindi sila namatay, ay matatapos ng magkapatid ang kanilang termino hanggang 2019. Niraid din ng pulisya ang iba pang pag-aari ng mga Parojinog gaya ng 2 farm at bahay ni Nova Princess. Sa mga raid na ito ay may 13 katao pang napatay. 14 milyong piso ang kabuo ang nakuha sa pangraid na ito, kasama na ang pagkumpiska ng mga grenade bags, armas at mga bag ng hinihinalang shabu. Kayo, sang-ayon ba kayo sa War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.